pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw. Ako po si Amy Buiko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, may mga kasama tayo. Siyang ating from the Manila Times College, ang ating co-host ngayong araw, Miss Kay Gomez. Hello po! Hello po, Miss Amy. Magandang umaga po. Hi, Kay. Kay, matagal na rin tayo magsama sa ating show, no, sa Agree Ako Dyan. Ngayon, pag-uusapan natin dragon fruit. Familiar ka ba dito? Palagi kong nakikita yung dragon fruit. Yun nga lang, hindi ko pa siya ever na-try. Kasi, yun nga, parang medyo naaano ako sa itsura niya. Parang, ano kaya ang lasa nito? Pero hindi ko pa siya ever na-try. Ah, kayo po. Dragon fruit, nako, na-miss may kalahati ng buhay mo. Alam mo, first time kong na-encounter tong dragon fruit, nasa Valenzuela pa ako nung mga college days. Huwag natin bagitin yung taon. So, no, may nagdala lang sa bahay namin. Tapos, ang sabi niya, dragon fruit yan, tikman mo. Sobrang healthy niyan. Nung tinikman ko, bakit parang wala naman lasa? Yun yung first time ko. Then the second time na nag-try ako, sabi ko, parang wala naman lasa tong dragon fruit na to. Parang wala lang, kumain ka lang ng foam. Parang ganon. So, sumunod na, pumunta kami ng Baler. Sa Baler is sobrang mura, 20 pesos lang. Per bunga ng dragon fruit. Pero sa ibang lugar, mahal yan eh. So, yun doon sa Baler, nung tinikman ko naman, sobrang pula niya, sobrang katas, at sobrang tapis. So, yun nga po eh. May diferensya lang yung nagbigay sa akin nung una. Pero yun talaga daw ang karakteristik ng dragon fruit. Matamis, mapula, at makatas. Yan on. And then, kaya siya tinawag na dragon fruit kasi yung kanyang parang leaves, nakaka-kumpol. Yung repolyo is nakaganon siya, kumpol-kumpol, di ba? Yung sa dragon fruits naman is parang scale talaga siya ng dragon. Kaya siya tinawag siya. Oo nga po. Yung first kita ko nga ng dragon fruit, parang, ano ba to? Yung ganon. Pero yan nga, maraming ang nagsasabi na matamis. Kaya, itatry ko na yung dragon fruit na. Nako, malapit lang sa'yo ang bukid nun. Pwedeng-pwede mong puntahan ang ating speaker ngayong araw. Oo nga po eh. Lilibutin mo yun tapos humingi ka na pa, pick and pay ka lang din. makikitry na nga ako for speed dun. Ang dragon fruit na nilalagay din niya sa mga salad ah. So, sobrang healthy kasi niya. So, mga gusto mag-diet, dragon fruit po. Ayan, nire-recommend namin ni Kay. Rinig ko nga din po, good for diabetes din nga daw tong dragon fruit. Maraming health benefits. Sige nga, i-share mo nga sa amin yung mga health benefits. Parang marami kang ni-research about health benefits ng dragon fruits eh. Parang ano lang, yung mga nabasa ko lang is rich in vitamin C siya. Tapos best din siya for mga taong mahilig mag-diet. And then, yun din nga po, good for diabetes daw siya. So, yung mga matataas ang sugar dyan, itry nyo na yung dragon fruit. Yes, saka yung gusto ko dun yung rich in vitamin C, pero hindi po siya maasim ma. Matamis ang dragon fruit. Ngayon sa pandemic, kailangan po natin yung vitamin C sa ating katawan. Kaya magin na itong dragon fruit. Ako, hinihintay ko talaga mag-season to eh. Usually, summer talaga siya lumapasok. Eh, ito na, papasok na ang summer sa atin. Kaya, masarap to. Kaya, abangan nila ang ating guest para sa araw na ito. Mag-enjoy po kayo sa aming usapan tungkol sa dragon fruit. Ito po ang Agree Ako Dyan.
Nagbabalik po ang agree ako dyan. Okay, sino ang ating makakasama ngayong araw? Ang makakasama nga natin ngayon ay nagmula pa sa province ng Bukidnon. Kaya naman, welcome po sa aming show, Mr. Eliezer Malorca ng Malorca Dragon Fruit Farm. Hello. Good morning, everyone po. Hello, sir. Good morning. Sir, pag-uusapan natin ay dragon fruit. Maraming mahilig dito eh. Kasi yung kulay, yung lasa, pagka ito fresh talaga, matamis na matamis, saka makatas, di ba? Yes po, exactly. Pero sir, sa inyo, bilang kayo nagtatanim na to, ano ba yung dragon fruit? Dragon fruit, ma'am, actually is a fruit po na talagang napaka-rich ng fiber. Tsaka di nyo maiisip na mayroong vitamin C din pala siya. Mm-hmm. Tapos ang dami ng nung iba-ibang nutrients. Tsaka sinasabi nila antioxidant din. Eh, which is proven naman din po. And then yung yung pinaka-main niya na source talaga is yung fiber, which is very important talaga sa atin ng mga kalusugan natin. May ano ba tayo? Iba-ibang variety ng dragon fruits? Yes po. As of now, sa farm, meron akong yung red variety, tapos white and yellow. The red Moroccan is the red one, and the white is the white one, na yung flesh niya is white. And the yellow Colombiana is yung yellow yung labas niya, pero puti din yung panloob niya. Pero mas maliit yung mga yellow variety, pero mas mahal siya compared sa other varieties, which is rare. As of now, tatlo pa lang na yung nasa farm. And then I'm trying to expand na to get more varieties. But as of now, ma'am, we have a group here in the Philippines, ma'am, organized by the DA, the Dragon Fruit Growers of the Philippines. And then they are encouraging us to just grow the red ones because the red ones are for the import export quality. Mm-mm. And then the white ones, ma'am, are already imported because some other countries are producing mass production of white ones. So we are discouraged to produce white ones because of some export products coming here in the Philippines that are from the other country. Tanong ko lang po, paano nga ba po itanim yung dragon fruit? I will state it from based on our experience here, ma'am, in our farm. We produce cuttings, ma'am, from a matured dragon fruit plants. So, we get our cuttings here lang sa aming bahay, ma'am. Sa aming bahay, hindi sa farm. Yung sa bahay kasi namin before, we have 7 or 8 years dragon fruit plant na. So, very mature na talaga yun. Tapos, in getting the best cutting for your dragon fruit plantation is getting it from a matured plant. So we get it here so farm. We cut around 12 inches or 1 foot, and then four cuttings per post. So inalalagay namin sa poste, isang poste, apat na cuttings, which is 1 foot each, and then we just pinapatayo lang namin katabi ng poste. Hindi na namin kailangan i-dig and then plant it. Hindi na kailangan. Yung poste kasi nililibing around 6 feet kasi yung poste namin. Tapos nililibing around 1.5 to 2 feet depende sa terrain. So 1.5 around 2 feet, 4 feet lang yung nakalabas sa poste. Tapos katabi ng poste, ipapatayo lang namin yung apat na cuttings. Speaking of poste, sir, kasi alam naman natin ang poste, minsan, parang meron pa rin acid. Mm-hmm. So, kailangan niya i-cure? Yes po. Before putting the post sa aming area, kinikure din yan around 7 days. 7 days. So, kinikure sa mga fabricator namin. To be assured na hindi siya na talagang matibay, pinalalagyan namin ng steel bars sa loob ng poste. So may apat na steel bars 'yon.
para aabot din ng matagal yung poste. Kasi mabigat yung dragon fruit lalo na pag magmamature. Opo. Naglagay din ba kayo ng gulong para dito sa mga tulo yes, ng poste? Yes po. Sa poste po, sa dulo ng poste, may ano, may... di ba may bar sa loob ng concrete post? Eh, pinapa-extra namin yon sa taas para yung extra niya, yun yung kakabitan ng ano, ng gulong. Eh, mga ano lang, motorcycle tires lang para hindi masyado mabigat. Ano yung pinaka-purpose ng gulong? No? Curious talaga ako doon. Pag may nakikita ano kasi, ako, yung parang umbrella na ano, umbrella na concept, yung pataas, tapos pagdating nila sa ano, pagdating nila sa dulo, yes po. Pero in doing that, paano sila ipag-spread? Hindi kasi ano eh, pag hayaan mo lang, hindi yan mag-spread eh. Pagdating sa dulo, kinakat namin yung totally ano, cut ng cutting. So yung unang darating sa dulo, ikakat namin para dun sa cut na ginawa mo, dun mag-spread another mga gugrow na mga sanga niya. So maraming sanga na gugrow doon sa kinat mo. Tapos ang the way they grow is not going up, so going sideways. So ganun yung nangyayari, kaya naging murang payong yung dragon fruit. So sir, yung ano, kasi meron ako na didinig, nilalagyan din nila ng pailaw. Sa inyo ba is may pailaw din? As of now, ma'am, medyo malaki lang talaga investment kailangan para dyan, yung capital para dyan. Kasi in my area, malayo ako sa ano eh, sa electric source eh. So, yung kailangan dun, yung solar talaga. Pero yung pailaw din, ginagawa nila yun. Yung parang pag-induce. I-induce nila yung ano, yung dragon fruit. Ginagawa nila first, kung nakita yan sa video sa China. Yun, parang makita mo sa malayo, parang airport na siya eh. Ang daming ilaw. Pero induce yun. Yung parang yun yung ginagawang induce. Kasi yung ilaw, ma'am, yung nagsiserve as source of light nila. Tapos yes, yung dragon fruit, pag mas mataas yung araw, yung daytime, mas mai-induce yung production niya. Tama ba kung dragon fruit is considered as parang nasa inline ng family ng cactus? Yes, ma'am. They don't rely on watering them every day or ano man. Kasi minsan, mismo sa lugar ko, ma'am, walang water source. Eh, nagdedepende ako sa ulan. hindi naman. Pero kahit ano, ma'am, eh. Kahit, yes, ma'am. Kahit, wala talaga, ma'am. Medyo sa ano, medyo... may distansya pa malapit sa water source. Yung ginagawa ng ano ko, ng tao ko doon, pag sobrang init na talaga, kumukuha kami ng mga ano, ng tubig sa malapit na barangay, yung ganun. Kasi yung area ko, ma'am, surrounded by Dole Plantation and then the Del Monte Plantation of pineapples. Oh. So yung medyo wala talagang water source pag ganyan, ma'am, kasi sila mismo nagwa-water ng plants nila, gamit nila waterer na mga truck eh. Sa area ko naman eh, pero hindi naman talaga masyadong kailangan ng ano, ng tubig. Kasi yung area din ko naman, every morning nagmi-mist na eh, so sobrang lamig ng area. Mist na, okay na. Oo. Parang konting moist lang, okay na. Yes po. Oo, kasi malamig yung area. Sir, curious lang po ako. Hindi ko pa kasi natatry yung dragon fruit. Ano bang lasa ng dragon fruit? Ito ba yung matamis? Yung lasa niya talaga may tamis na konting asin. Yung may imagine mo yun. Yung talagang mature sa ano, sa plant, kinuha mo na talagang ripe na ripe. Matamis talaga siya. Pero yung white variety sinasabi nila, pero hindi ko ma-determine kasi yung difference ng dalawa eh, sa feeling ko o sa taste ko, parang pareho lang lahat ng lasa. Oo, pero yung pinakamatamis talaga yung yellow na try ko, wala siyang halong asim. Pero yung white may konting asim na may tamis. Pero mas malalaki yung white. Yung white variety ang lalaki, yung almost yung pinakamaliit siguro 800 grams yung isa. Yung malaki yung 1 kilo na, yung nag-exceed pa ng 1 kilo yung isa eh, sa isa lang sa white. Yung red naman, normal size 600 to 700 or 800 grams.
Pero matatamis yung red talaga, yung talagang overripe na talaga. Pero di mo kasi ano eh, ma-determine kung overripe na yung fruit din, lalo na pag na-chill mo, na-stop yung ano niya, yung ripening niya. Pero matamis talaga, lalo na pag-chill. Curious ako dun sa white na variety. Ibig sabihin ba nung white na variety, pag in-slice mo yung dragon fruit na yun, hindi siya kasing pula nung nasa red? Pareho lang din yung kulay ng loob. Ano ba? Pula yung ano niya. Pula yung balat niya. Oo. Pero nasa loob, puti talaga. Oh. Puti talaga. Yung usually makikita mo sa ano natin, mga local grocery stores, yung mga imported section sa fruits, usually may mga white doon na dragon fruit or sa mga white. Usually kasi nasa mall natin, mga imported yan eh. Mga imported yan. Eh galing sa labas, mga white talaga. Yun yung nakikita natin. Malapit po kasi ako sa Baler kasi taga Nueva Ecija ako. So yung mga dragon fruit from Baler, which is red talaga. Yung lawas. Lawas. kasi yung white flesh din yun. Ay, kasi yung white na dragon fruit din. Red din yung labas, pang labas niya. Pero pag isi-slice mo, puti na yung laman. Yes. Opo. Yung laman niya puti na. Yung na-try ko kasi is red na yung labas. Pag ni-slice mo, red din. Mm-hmm. So, tama may white din. Yung red variety. Yeah. Halos same lang yung itsura eh. Halos same lang na itsura ng dalawa. Pero medyo makintab yung balat ng ano, puti. Yung laman. Medyo makintab. Yung may pagka-shiny siya sa konti. Pero kung first time mo makita, halos pareho lang. So, kung first time mo, malilin lang ka. In short. Oh, yes talaga. Lalo na yung ano, lalo na yung yellow. Yung yellow ang naman, yellow yung loob? Parang honeydew? Hindi. Yellow yung labas, puti din yung loob. Pero ang lalaki ng ano, ang lalaki nung mga, di ba kung makikita mo yung dragon fruit, pag slice mo, may mga parang seeds na maliliit. Mm. Yung black seeds. Eh yung yellow naman, white yung flesh, pero ang lalaki ng black seeds niya. Oh. Pero maliit lang. Siguro ang isang kilo ng ano, ng yellow, mga around 5 pieces siguro. 5 to 7 pieces. So, sigurado maliit talaga. Oo, maliit. Pero napakatamis. Napakatamis ng yellow compared sa other varieties. Parang gusto ko lumipad ng bukid nun ngayon. Pero as of now, hindi pa nagsistart ng season ko. Maybe around first week of March, magbo-bloom na yung mga bulaklak doon. Ilan tamang magtanim ng ng dragon fruit? Kasi sabi mo ngayon, hindi pa season by March pa. So, kailan? Planting season usually starts on rainy season, ma'am. So, you can plant on around, pwede sa June. Pwede June, rainy season na. O, ganun. Pero yung ginawa ko, nagplant ako ng September ata. Mm-hmm. Nagplant ako ng September, nag-bear na siya ng fruit around March, April. Nag-fruit na siya. Pero maliliit pa lang. Hindi pa ganun ka na masyadong marami. Mga 6 na buwan. Yes, exactly. 6 to 8 months. Oh. Pero maliit pa lang. Siguro sa isang poste, mga 2 o 3 bunga pa lang yan. Oh. Yung ganun. Pero sakto lang naman sa summer. Yes, exactly. Summer talaga nagsistart yung dragon fruit fruiting season. It will start around February or March. End of February or March. Lumalabas na yung ano, yung mga parang buds niya. Then, parang mongo bean yung kaliliit. Yung mongo bean na buds, lumalabas yan sa tinik ng dragon fruit. So, mawawala yung tinik, lalabas yung buds, and then after that, around 60 to 65 days, pwede na ma-harvest since lumabas siya. Grabe na yan pa ako na marami pa lang variety yung dragon fruit. Yes, exactly. sa ngayon nga lang, sa Pilipinas sa pagkakaalam ko nasa Ilocos ata yung napakamaraming dragon fruit na variety. Hindi lang 10, siguro more than 10 varieties ata. May sinasabi pa silang hybrid na yung outer part is red then the inner part is white. So parang crossbreed ng white and red variety. May meron ganun.
So malaki na matamis. Kasi yung yellow is ano, maliliit. So yun ang iyan natin, pupromote natin mas malaki. Pero sa ngayon, i-encourage kami ng DA na concentrate lamang sa red one. So para kung marami ng action, we are already qualified to export our own product na red ones soon. Pero as of now, hindi pa kasi nare-recognize ng DA yung dragon fruit talaga kasi wala pang proper study. Pero nag-alat na po yung Department of Agriculture ng isang area na kung doon magtanim ng dragon fruit tapos isi-study na ng DA. O kailangan niya. Kung paano pa talaga yung proper growing and then my storage din, yung proper storage para soon we have already an idea on how to export the proper or good quality of dragon fruit soon to the Philippines. So, sir, tanong ko lang, sa ano po, pag-aalaga niyo ng dragon fruit, paano ba naiiwasan yung mga sakit ng ano, dragon fruit po or mga pests po? As of now, sa farm, hindi kasi maiwasan na hindi ako mag-spray ng commercial insecticides or fungicide kasi napapalibutan ako ng ano ma'am, ng Dole plantation, which is the banana plantation, and then the Del Monte plantation, which is the pineapple plantation, na they regularly spray fungicide or insecticide for their plants. And then the hardest part for me, ma'am, is napalibutan ako nila. Baka kung hindi ako mag-spray, sa akin lilipat lahat ng sakit ng kanila. Transfer. Oo. Yun yung nangyayari. Pero, in other areas, they can do it 100% organically. Which is always possible sa dragon fruit. Pero sa akin, ma'am, mahirap kasi yung dahil sa area na rin. Ito naman din yung maintenance, ma'am. Kasi yung maintenance ko, once a week, dalawang tao lang yung tumitingin sa farm. Pruning, which is we regularly do, magpo-prune para maganda yung ayos ng plants. And then, kinokontrol din namin yung mga grasses around the post. So, mahirapan yung ibang mga insekto na makalapit sa plants. Ano karaniwan yung mga peste na tumatama sa inyo? Usually, ma'am, fungicides and other fungus. Ants. Yes, ma'am. Fungus. And then, other ants, small ants. Kaya nagsispray kami kasi yung mga ants nila, kinakagat nila yung mismong prutas at saka mismong tanim. Eh, nagmamark ng mga puti. Tapos, yung nadadamage yung itsura ng yung mga plants at saka fruits. Oo, kasi matamis eh. Oo nga eh. Lalo na yung mga black and red ants. Pero the bees are nag-help talaga sila sa farm. That's why minsan naglalagay kami ng parang yung parang trap or house ng mga bees. Kasi sila yung nagtumutulong ng pollination ng bulaklak. Yes, ma'am. So, paano nyo malalaman? Kasi, di ba, sabi mo parang inline siya ng cactus. Pero meron pa rin siyang flowering stage. Yes po. The flowering stage usually occurs, ma'am, since yung sinasabi kong parang munggo na lumalabas pag mag-fruiting season na siya. After 34 days, magiging bulaklak yan. Yung talagang bloom na napakalaki. Yung parang mas malaki pa sa mukha ng tao talaga. Oo. Malaki yung flower niya. Pero one day lang yan. Bubloom yan around night time, 7 p.m. or 8 p.m. Mm-hmm. Tapos, mamamatay na yung bulaklak niya around pag mga mailawan siya, maarawan na. Pag may araw na, mga around 7 to 8 a.m. Wala na yan. Yun yung maganda, yung flowering season niya. Dapat maaga kang pumunta ng farm tapos pipicturan mo yung farm, parang yung dragon fruit farm naging flower farm na eh. Napakaraming bulaklak talaga, yung puti lahat yung makikita mo sa farm. Puti pa ang naisip ko. Yes, medyo ma-red yung naisip ko. Okay. White, ma'am, yung flower ng red
variety, white variety, yellow variety, they almost look the same. More on white flowers. Ah. So, kung titingnan mo sa malayo, ma'am, talagang nag-bloom lahat ng sabay-sabay. Tapos, ang ganda talaga ng farm pag makikita mo yung nag-bloom lahat. Oh, sabi ng tao ko, ma'am, sabi ng caretaker ko, kung may cellphone lang siya, pipicturean niya na. Kaya ginawa ko, soon gagawin ko, pupunta ako ng maaga doon tapos pipicturean ko. Siguro this year, I will take a video of that so para makita lang lahat. Sa ating pagbabalik, pag-usapin naman natin, sir, yung distance ng mga dragon fruit natin and then market, pag-usapan din po natin yung market, paano nyo minamarket ang ating mga dragon fruit. Sa aming pagbabalik po yan, ito ang agree ako dyan. Pagbabalik po ang agree ako dyan. Sabi ko nga po kanina sa aming pagbabalik, pag-uusapan namin yung distansya, tamang distansya ng mga dragon fruits natin, yung mga poste. Sir, paano ba yan? Sa amin, ma'am, based sa aming farm, ginagawa namin 3 meters by 3 meters yung poste. Tapos 3 meters on your left, right, 3 meters on your left, yung ganun. Para pag mature ng mga plants, hindi naman masyadong ano, hindi masyadong mahirap yung pag-harvest. Kasi may tinik din yan eh. Pag pa-pass through ka sa bawat poste, dapat may distansya din. Oh, 3 meters ang ano yung distance. Sabi mo kanina, yes, yung, nung nagsisimula kayo, you started with 40. Yes, 40 lang. And then and weekly, 40 weekly. By 40. But parang ang bilis nung sa inyo, weekly, nagdadagdag kayo ng 40 hanggang 40. Ngayon. Ilan na inabot ng poste niyo, sir? 1,000? As of now, around 1,200. 1,200 plus, almost 1,300 na ata. Kasi may minsan din, hindi lang talaga 40. Kung may malaking truck na magagamit, eh marami yung mga kakarga na poste. Ang bilis kasi parang 1 week, another, ano ulit, tanim ulit. So, yes po. Ang ba neto, tawag dito, strategy niyo is yung tinanim nyo ng 1 week is ahead silang mamumunga ng 1 week dun sa susunod eh. Ay, hindi naman po. Ah, okay. Kung season talaga. Kung season, kung kasi every once matanim mo, kung matatiming mo sa ano, sa season, as early as 6 months, magbe-bear ng fruit na yan. Lalo na pag mature yung cuttings na napili mo para ilagay. Ilang beses ba kailangan magtanim ng dragon fruit? Sa amin, ma'am, around, basta well-pruned lang, ma'am, maglalast niya ng more than 10 years yung plant ng 10 years? Yes. Wow. Pag well-pruned lang talaga. Kung well-pruned. Kasi yung pruning talaga yung maintenance ng ano eh, yung dragon fruit. Yung mga masyadong matured na yung nasa ilalim, yung hindi na naaarawan, kakat mo tapos gawin mo na lang planting materials. Yung sa labas, talagang magbe-bear fruit yun yung mga exposed sa sun. Tuwing kailan ang pruning? Almost every day, ma'am. Kung makikita mong ano, ma'am, kung may amitin mong hindi na siya pwede, hindi na siya productive, or pwedeng gawing cuttings, ipurpun talaga. Yun talaga yung maintenance namin. Pero yung excessive pruning talaga nag-happen yun sa ano, sa growing season. Sa fruiting season, medyo malimit na lang yung ano, yung pagpa-prune namin kasi baka yung prinon namin magbe-bear din ng fruit is ayun naman. Oh. And ano po sir, yung pag-harvest niyo po, tuwing kailan niyo po yan yung harvest? Yung harvest usually by batch kasi yan eh. Weekly, we go to the farm for the harvested fruits. So, kinukuha namin sa farm, kung fruiting season lang, ha, weekly siguro may makukuha kaming harvest. Kasi hindi sabay-sabay lumalabas yung buds niya, yung mga bulaklak niya. Hindi siya sabay-sabay, so yung nangyayari, hindi din sabay-sabay pag-harvest. Pero weekly lang din namin. Kasi matagal yung ano ng dragon fruit, matagal siya malanta pag nasa kahit nasa labas lang. Pero kailangan mo na siyang kunin sa plant tapos i-store mo lang ng maayos sa farm eh hindi siya masisira. Basta mas-store lang tapos hindi nakapatong-patong. Ano yung
sir, kinakat nyo yung pagkuha dun sa... Yes po, ginagamit namin ng pruner, ginagamit yung pruner din para hindi siya madadamage yung fruit. Eh, kinukuha namin yung sa yung konting part ng tanim tapos yung fruit para medyo magsusurvive din yung fruit ng matagal kasi kumukuha pa sila ng nutrients sa yung konting kinukuha namin na cuttings niya. Curious din ako, sabi mo kasi kanina dapat malaman yung proper storage. Gano'n ba katagal ang buhay ng dragon fruit pagka natanggal na siya dun sa ano niya, sa mismo puno? It will last ma'am more than a week ma'am. More than a week. Yes, ma'am. Proper pero, storage. Yes po. Pero ano kung nasa control storage? Kahit nasa labas na yung sa farm lang wala kaming temperature controlled na area so ginagawa namin dinalatag lang namin sa flat surface. Hindi namin pinapatong-patong. Kasi ripe talaga siya namin ginukuha sa farm. Tapos medyo malambot na yung balat niya. So kung ipapataw mo sa ibang fruit yan, madadamage yan, mag-iiba yung itsura ng fruit. Eh sayang naman yung itsura ng fruit na maganda naman sana. Pero kung ripe na siya ma'am, tapos nasa buyer na or sa mga bumili na, in-advise namin ilalagay nila sa ano sa mga chiller para ma-stop yung ripening niya and ma-retain niya yung sweetness level niya. Iniisip ko kasi ang dragon fruit tuloy-tuloy ang paghinog niya kahit na wala na siya dun sa puno, tama? Not exactly ma'am kasi matagal siya mag-ano eh. Halos same lang yung lasa niya if ever makuha mo siya a week after. Yes, halos same lang yung lasa niya ma'am. Lalong pumupula siya pero hindi siya nalalanta. Yung loob niya pareho lang pero yung usually unang madadamage yan yung labas lang eh. Yung outer surface lang ng fruit pero pag isin-slice mo same lang yung itsura at saka lasa ng ano yung parang bagong nakuha. So kahit matagal na siya sir, hindi umiiba yung lasa kasi 'di ba may ibang fruit na pag matagal na iba na yung lasa. Kasi yung dragon fruit kasi medyo pag cut mo yung makikita mo yung parang dragon scales, nakita niyo yung dragon fruit, 'di ba may parang dragon scales. Yun yung din yung nag-help na para ma-preserve siya sa ano sa damages sa ibang fruit. So yun yung unang malalanta. Yung parang dragon fruit scale niya before yung nasa loob niya. Makikita mo yung luma na dragon fruit, hindi na masyadong mataas yung parang scale ng fruit. Yun yung luma na dragon fruit. Pero kung bagong-bago pa or hindi pa masyadong matagal, medyo mataas pa talaga yung mga ganun. So ano po sir, curious lang ako, paano niyo ba minamarket yung mga dragon fruit niyo? Or paano pa kayo kikita sa dragon fruit? As of now, ma'am, our products are usually sold here locally in our region lang. So, minsan dito lang sa province namin, sa Bukidnon, naubos na. Eh kung minsan din kasi yung sister ko nasa Cagayan de Oro lang, malapit na city or same region lang din, sa region 10 lang din. Kinukuha niya, marami siyang kinukuha sa amin tapos dinadala niya doon na binibenta sa Cagayan de Oro. Pero kung kakayanin lang, Bukidnon lang itself, mauubos na din kung imamarket talaga namin. Pero as of now, inintroduce ka din siya namin sa ibang lugar kaya umaabot yung product namin. Minsan ang iba sa Davao, may product kami naabot sa Davao. Usually Cagayan de Oro and locally here in Bukidnon lang. Madi-dispose na namin. Medyo kulang talaga. Kulang talaga yung supply ng dragon fruit. Maraming naghahanap. Opo. Maraming naghahanap tsaka konti lang yung masusupply namin. Kaya minsan, yung may kakilala din ako sa Cagayan de Oro, Miss Or, I don't know kung saan sa Miss Or yung sa kanila yung farm. Kaya kung magkukulang ako, dun ko ipakokontak sa kanila. Baka may masusupply sila. Pero ganun din yung nangyari sa akin, ganun din yung nangyari sa kanila na wala din silang masusupply kasi nauubos din. So yung tanong ko naman, sa inyong pag-market, paano ba yan? Kukuni na sa inyo bulto? We usually do ma'am, bulto yung ano yun. I-ship namin. Usually pag marami,
party, isiship namin kung saan kami mag-meet up. Tapos sila na yung mag-distribute sa mga buyer nila. Usually mga reseller sila eh, wholesaler or reseller, mga fruit stands, yung mga ganun yung kumukuha sa amin. Hindi kami makapasok sa ano eh, as of now sa mga malls natin, mahirap makapasok kasi may mga imported na dragon fruits pa na tinatanggap nila. Tapos yun yung mga nadi-dispose nila. Mga sizes din ba yan? Kasi yung ibang fruits, di ba? Oh, ito, yung large, yes, iba presyo na to, medium, iba presyo na to, small. Paano, yes po. Meron din po. Kasi iba-iba yung mga interest ng mga buyers. Ng may, yung iba gusto ng maliliit kasi mababudget yung kinakain nila. Kasi kung malaki, isa-slice mo yung malaki, mahirap ubusin eh. Yung iba kasi, yung maliliit, maliliit, mababudget nila yung makakain nila. So, iba-iba din po yung pricing sa inyo? Yes po, iba-iba din. Mas mura talaga yung mga maliliit. Pero mas marami yung naghahanap ng maliliit. Mas marami kaysa malalaki. Yes, in my case lang, ma'am. Kasi nababudget talaga nila yung kakainin nila. Tapos sabi nila daw, mas matamis yung maliliit. Yung maliliit, Hindi ko naman mare-recognize. Pero sabi ano nila. Ano malaki yung pinakamalaki nyo? Isang kamao or... Sobra, ma'am. Or that. Sobra talaga. Imagine 1 kilo. Isa. So, mga... more ang isa, 1 kilo. More or less. So, yung malaki talaga. Parang pakwan. Parang ano? Siguro, mas malaki konti na lang. Yung parang 3 tennis ball. Yung ganun. Ito, malaki yun talaga. Usually, yung mga white variety natin yung talagang malaki. Yung farm nyo ba, sir, open to sa mga turista? Pwede ba yan? As of now, ma'am. Yes, ma'am. Yes, now. As of now, we can open it for the other visitors. But hindi pa namin dinidevelop yung farm para sa mga ano eh. Yung parang naging tourism talaga. Wala kaming receiving area, yung ganon. Pero as you look at the farm, ma'am, it can attract tourists na talaga kasi napakaganda tingnan dahil nakalinya talaga ng maayos. Tapos lalo na pag ano, pag fruiting season talaga. Last year, before pandemic starts, ma'am, we invited some other friends to visit the farm and then so they can experience harvesting, ma'am, dragon fruit. Mm-hmm. So nandun sila para mag-pick ng dragon fruits, tinuruan kung paano, tapos pinipick nila. Mga pwede dyan pick and pay, no? Pag buha mo kahit ayun yung nangyari dun, hindi, libre na lang eh, kasi mga close friends tsaka close relatives yung nandun para ma-experience din nila. So curious lang ako, bakit sa lahat ng prutas dragon fruit ang inyong napili? When we started around 2019, ma'am, na tiningnan nyo namin yung backyard namin sa bahay, iba na yung itsura. Parang napakagulo na talaga. Kasi napakaraming dragon fruit na nagsilabasan kahit saan. Kasi yung dragon fruit, paghayaan mo, ma'am, kahit saan, pupunta yan eh. Yes. Yung backyard namin, lumabas na talaga yung dragon fruit. Nasa labas na yung ibang tao, mukuha na talaga. Eh, naisipan namin na itanim na lang sa farm. Kaya nag-research ako, personal study lang din, nakakita sa YouTube, nakita din sa Google, yung paano mag-start ng dragon fruit. Eh, doon kami nagsimula, and encourage din ako, kasi iniisip ko, yung dragon fruit namin dito sa bahay, marami nang gustong makatikim kung ano yung lasa ng dragon. Why not make it a business or get it or put it in the farm so we can mass produce. So yun yung nangyari sa amin. As of now here in Malaybalay, konting-konti lang talaga yung dragon fruit owners, yung growers talaga dito. Siguro mga not more than 10, yung mga mass production talaga. Mm-hmm. Not more than 10 farmers are growing dragon fruits here. Talaga maganda yung market kasi not more than 10. Yes po. Taas ng demand. Kasi talagang napakataas ng demand, ma'am. Opo. Sir, ang ito naman, usapang pera naman tayo. Magkano ang ating ilalabas kung gusto natin mag-dragon fruit? And gano'ng katagal yung balik ng investment natin? Usually, ma'am, based dun sa feasibility study, ma'am,
yun yung nangyayari din sa amin. Eh ang first excuse me. Yung first pinalabas sa first hectare, so 1 hectare lang. For example, gagastos ka around 300,000 per hectare. So sa planting lang 'yan. Ang poste sa amin nangyari, may, yes, yes po. Yung poste kasi 250 to 300 pesos na. Yung nangyari sa amin, medyo nakaless kami kasi yung cuttings namin for free. Kasi sa bahay lang. Yes. Yung iba bumibili ng cuttings around 40 to 50 pesos up to 100 pesos each. So, apat na cuttings needed for one na poste. So, napakarami niyan. Sa isang hektarya, matatanim mo kung 3x3 around 1,300 to 1,200 post na. Kung 3x3 yung distance mo. So kung i-times mo yan, napakalaki talaga ng ano. Hindi pa kasali yung mga ano mo dyan, pang condition ng lupa mo before mo i-plant. Tapos labor mo pa sa tawan mo pagpa-plant. Kasi napakabigat ng ano eh, ng isang poste. Yes. Matagal din yan. Yung isang poste, around 50 to 70 kilograms yan. Isang poste lang. Eh, napakamaraming poste. Tapos magdidig pa. Oo. So mga around 300,000 per hectare yung ilalabas mo. Tapos yung nangyari sa amin, first year ng harvest namin, napaka konti lang talaga kasi hindi pa masyadong mature. Eh yung ang ginawa namin, hindi namin binenta yung first harvest namin, halos pinamigay namin, halos pinapatigim namin sa mga kakilala namin, sa mga projected buyers. Yes, ma'am. Mga projected buyers namin, yun yung ginagawa namin. So second year, medyo meron na. Nag-harvest kami around 1 ton. Almost 1 ton. So around 1,000 kilograms. So the following year, it's almost doubled naman. Every year is almost doubled na yung na-harvest namin. Tapos, slowly by slowly, nag-expand din. Another planting naman ng mga poste. Yung ganun. Yung ginagawa namin. Para hindi naman kami ma-delay sa kung ano yung bago na kasi may bagong way of planting the dragon fruit na as of now eh, yung parang yung tinatawag nila yung parang mga GI pipe na yung ginagamit yung poste medyo malayo na yun yung plano namin sa bagong area yung parang i-expand yung ginagawa ng China noong nakita mo yung may ilaw yun yung maganda eh. Opo. So, kasi inisip ko naman dun sa poste, it's a good investment naman na yun. Kung good quality talaga yung ano mo, for 10 years, kayang-kaya nang hawakan yung dragon fruit mo. Hindi ka na magagastos ng 250 to 300, di ba, sir? Yes, exactly. So, bawi-bawi pero mas maganda. Mas maganda yung ano na, yung GI pipe na. Yes. Mas matagal na talaga yun. Sabi mo nga mataas yung demand, so mabilis na lang din yan. Oo, sana nga. Sana nga. Tuloy-tuloy. Sir, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Thank you din po. Thank you for the invitation. Ako, okay. Ang dami ating natutunan tungkol sa dragon fruits, no? Gusto ko na tuloy pumuntang bukid nun ngayon. Tatal na sa Cagayan de Oro lang naman ako. Malapit lang. Pwedeng lumibot po si KM. Sir, thank you po ulit. At sa susunod naman, sana makapunta nga kami dyan nung makalibot. Gusto ko makita yung flowering eh. Sige po. Mas maganda ka, no? Yung talagang napakaaga para makita mo yung blooming talaga ng flower. Pero parang si Kayang may kaya doon. Kumunta. Oh, malapit lang. Malapit ang Cagayan de Oro. 1 hour lang. Malapit lang. Thank you po ulit, sir. More power to you. Hanggang sa muli po. At sa ating mga ka-agrikultura, isang kaalaman na naman ang ating natuklasan tungkol sa iba't ibang klase ng dragon fruit na siguradong magugustuhan ng lahat dahil sa tamis at sarap nito. Maraming salamat po, Sir Eddie, Sir Malyota Farm, na sa mga kaalaman na tinagdag po sa amin ngayong araw. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito ang Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan.